Milhão de ambientes! Padrão de ambientes! Milhão de ambientes! Para mais dois gols! Para mais dois! Good morning. Para mana, para mana, para mana na? Yes. Gapo ba si Roy? Yes. Ito na lang ang alam kaya lang, brother. Sino ang first timer? Ganun siya, restaurant. First timer, okay, Lira. Parang ang dami, ano? Di ba unang simula ng taon, marami kayong nandito dito. Thank you very much for attending our seminar. Nag-enjoy ba kayo? Yes. Okay ba yung products? Yes. Okay ba yung negosyo? Hindi ko alam, nabanggit yung scholarship tsaka yung foundation. Nabanggit ba yung scholarship? Yes. Meron. Yung foundation, nabanggit ba? Yes. O, tumutulong din tayo sa maraming mga nangangailangan, na may hirap. Di ba, nabanggit na ni Roy, as of today, we have created more than almost 700 na millionaires na. In a span of 7 years, almost 700 na millionaires. Ibig sabihin, every year, we're creating 100 millionaires. Every week, we're creating 2 millionaires per week. Actually, at the rate we're going right now, hindi na 2, 2.5 na. So, kunwari, ikaw yung unang milyonaryo, ikaw yung pangalino, kalahati pa lang. Pagpasensyahan mo na, kalahating milyonaryo ka pa rin. Sito yung linggo-linggo, 2.5 ang nagiging milyonaryo. Diba, dead mo pa yung 8 balaga, tsaka yung 10 gig pa yung pinagsama. Walang tsambahan, hindi ka gigiling. Hindi ka hihiyain, hindi ka pagtatawanan. Dere-derecho mo yung business sa ayot sa gusto mo, magiging millionaire. Okay ba yung naman? Yes. So, para kung naro, this week, dalawa rito, dalawa. Okay, huwag ka maingit kasi next week, dalawa naman dito. Diba, huwag ka na kukurap, next week, dalawa naman dyan. Malampas lang ka, magbabalag din ulit sa'yo. Diba, guys, yung iba nagtatanong, Duke, ang dami ng maging millionaire. 700 na. At ang nakakatuwa, sa 700 na naging millionaire, 80% dyan. Staggering 80% masa. Dok, anong masa? Magsasaka. Totoo, mangingisda. Di ba? Magbabalot. Tambay sa kanto. Lahat ng uri ng driver, isa-isa natin. Pedicab, tricycle, taxi, jeep, bus, conductor, barker, maging millionaire sa Global. Sito yung barker? Anong educational attainment para maging barker? Wala eh, di ba? Basta may boses ka, pwede kang barker. Isipin mo, kung yung barker naging millionaryo, ikaw pa kaya? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. O, pag yung katabi mo, pwedeng maging barker. Pwedeng maging millionaryo. Tama mo ba? Yes! O yung iba, social boy, Duke, di ba, magbabarker ako, galing ko mag-Indus. Sample nga, hi, hanahap ya. Ha? Bakit? Taga-consulto eh. Guys, yung isang naging millionaire, si Leo Kabuyat, taga Bohol, grade 5 lang ang narating, pero ngayon kumikita ng 400,000 a month. Grade 5 ang narating, pag yun pinag-English mo, dudugo ang otak. Magkukonversyon. Hindi ko nagduduro. Diba, year 2011, during 2011, Leo was already earning around 200,000 pesos per month. I called up Leo, sabi ko, Leo, nakaka-inspire kasi yung story mo. Binili kita ng, taga-buhol kasi, binili kita ng ticket pa Manila. Meron kaming maliit na gathering, mga 3,000 na atin sa crossroads. Pwede ba ikwento mo yung buhay mo? Kahit mga 30 minutes lang, ikwento mo, paano ka naging nagsimula, paano mo ginawa ng paraan yung 7 years, paano ka nagsimula mag-recruit, paano mo maki yung grupo mo, paano mo sila naturuan, kwento mo lang. Di kausap ko, sabi na, Tagalog o Englishman. Sabi ko, parang kaya mo mag-English ah. Sabi ko, siyempre Tagalog. Sabi, Dok, di ba pwede Bisaya? Sabi ko, pag Bisaya, hindi ka namin naintindihan. Sabi, Dok, hirap man ako mag-Tagalog. Sabi ko, nabili ko na yung ticket eh. Nakabuka na sa hotel. Punta ka na. Punta na mo. Pagpunta niya, crossroad, jam-pack, 3,000 ang umatid. Salita siya, halos isang oras. Wala kami naintindihan. Yung anak mo, pumunta ka sa YouTube, type mo, Leo Kaduyat and Global. Yung nakikita ka rin, crossroad, magsasalita siya. 50% na salita niya, Bisaya.
50% Tagalog. Parang kinakapakapa namin yung sinasabi niya. Well, that was year 2011. He was making 200,000 pesos a month na kapadyero. Pero ngayon, kabibili na niya yung bagong-bagong Fortuner kasi kumikita sila kalahating milyon buwan-buwan. Sabi niyo, tricycle driver, nakapadyero na, naka-Fortuner pa. Diba? Samantala ikaw, ang galing na mag-Ingles, Cadillac. Adilakad. 20% ng naging millionaire, guys, professional. Doktor, dentista, abogado, engineer, teacher, clinical instructor, parang si Recruto, clinical instructor, diba? Ilag-ilagin, dagdag mas maraming naging millionaire yung masa kesa professional. Diba? Kayo na sumagot. Kasi ang professional, meron pang konting pride. Engineer ako eh. Ba't ako sasali sa ganyan-ganyan para palakpak? Iyo. Bank manager ako, Duki. Ang dami na nangyayala sa akin. Diba? May mga takuhan ako, tapos sasali ako dyan, parang kulto. Diba? Ano mo, bank manager, magkano ba sweldo mo? 30,000. Magkano inuwi mo? Wala. Lahat puro pambayad ng utang. Laki nga ng sweldo mo, guys. Remember, it's not how much you earn. It's how much you save. Sinisweldo mo nga ng 100,000 naman. Pagdating ng pera sa'yo, binabawas yung utang, credit card, bunday. May natitira, wala. O bali-wala nga kita mong 100,000. Paano kung magkasakit ka ng dalawang buwan? Paano yung gastosin mo 100,000? E di wala kang pambabaya doon. Nagagas sa buda. So with what we doing, we're promoting entrepreneurship. Tinuturoan namin maging negosyante yung mga tao. Kahit wala kang background sa negosyo, kami magtuturo sa'yo. Hindi mo naisipin kung ano ang product. Hindi mo naisipin paano ang inventaryo. Hindi mo naisipin paano ang marketing. Paano commissioning. Bakit ginawa na namin lahat para sa'yo. Sa nga 8,000. Sasama ka na lang. Mas malami po ba yung ganun? Sipin na gano'ng kadali. 700 naging millionaryo. Yung iba, hindi pa millionaryo pero unti-unti nang nababago yung buhay. Maganda po ba na lang? Guys, the goal of the company is to create 50,000 Filipino millionaires. Hindi, hindi makapaniwala. Bakit? Doon 700 nga, hindi ko mapaniwalaan kung paano nyo ginawa eh. 50,000 pa kaya? Dami naman yun. Sipin nyo kung 50,000 kayo, kasama, hindi kasama? Kasama! Problema yun! Sipin nyo kung lahat kayo millionaire, saan kayo magpapark? O diba, nag-arot sa ating Red Moses Galeria, lahat mo kayo nakapark. Kaya nakaparado lang ang sasakyan nyo sa baba, sa ADB. Problema yun. Pero sa tingin nyo, posible ba itong 50,000? Yes! Yung iba, bida na naman. Doon pa parang mangyayari yung 50,000? Ang dami nila! Guys, ang pangalan ng company is AIM? AIM? Hindi AIM Ortigas. Yung AIM Ortigas, medyo mahihirapan tayo sa 50,000. We're not even AIM Pasig. We're not even AIM Philippines. We're not even AIM Asia. We're AIM Global. Pag sinabi AIM Global, may bansa bang pinag-uusapan? Yes. Okay, tingnan nyo. My goal for today is to let you realize that this is very, very possible. Na pag ito nangyari, posibleng kasama kayong lahat doon, pati yung mga kamag-anak nyo. Okay lang ba ipaliwanag ko, babano? Yes. Diba? Nag-one year scenario ba si Roy? Nag-one year scenario. Ngayon, bago ko mapakita sa inyo nun, eto yung tawag ko, what if? Sa Tagalog, ano kaya? What if scenario? What if number one? Mag-join ka. Diba? Magkano yan? 8,000. Sabi ng 80. Sabi na lang, pag gusto, laging may paraan. Pwedeng gawa na yun? Bahala ka na kung paano gagawa ng paraan. Pag ayaw mo, saan katutak ang? Diba? Ayaw ko na in global. Bakit? Mag-aartista ako eh. Ayaw ko na in global. Bakit? Magpupolitika ako eh. Bahala ka na maging bahala ka na magbigay ng alibay. Maraming bahala. Pero pag gusto, pwedeng gawa na yun? Paraan. O kaya, ginawa mo nga ng paraan. Number two, what if sa dinami-dami ng friends mo, mag-refer ka ng dalawa? Kaya ba? Dalawa kaibigan. Isipin mo, ang dami mong kaibigan sa Facebook. Taas ang kami ng Facebook. Diba? Ilan ang friends mo sa Facebook? 1,000? Itsura mo yun, 1,000?
dyan. Ang hinihingi ko, dalawa lang. Posible ba yung dalawa? Yes. Oh, what if? Siyempre, may dalawa kang kaibigan na sumali. Kaibigan mo yun eh. Tumingan mo yung dalawa, makakuha rin ang tig dalawa tulad mo. What if gawin mo yan, step 1, 2, 3, during your first month of doing the business? Hindi yung ganun, January 2013. Kaya ba yan? Yes. Yes, dyan ang January, ikaw sumali. Pumuha ng dalawa na sasali din. Tapos yung dalawa, since kaibigan na to, tutukan mo. Sa tulong ng upline mo, sa tulong ng company, tumulong yung dalawa, makakuha ng tig. Dalawa. Yan ang gagawin mo on your first month. Number four, ito yung gagawin mo on your second month. Ito gagawin mo ng January, ito gagawin mo ng February. Ano gagawin mo next month? What if next month, huminto ka na? Ay, hirap pala yan. Hindi pala para sa akin yan. Loko niya. Quit na ako. Diba, number five, worst case scenario, what if na-duplicate yung kabalasan mo? Sabi nung dalawang sumali, on the second month, ayaw na rin namin. Sabi nung dalawa na sumali dun sa dalawang friend, on the second month, ayaw na rin namin. Lahat ang ginawa, puro 1-2-3 lang, sumali. Kumuha ng dalawa. Yung dalawa, tinutukan makakuha ng dalawa. Lahat, on the second month, quit na. Maliwanag mo ba? Yun ang na-duplicate. Sa dinami-dami na pwedeng na-duplicate, pati yung pag-quit, pati pag-ayaw, na-duplicate din. Okay. Sino yung mga hindi pa kasali? Yung mga seryoso ba? Hindi pa kasali. Naman ang name. Pam-pam, ako nang gagamitin ko ito example. Lahat ng ginagamit ko example, alam ko ba, nagiging milyonaryo. Tuloy natin, Pam. Tuloy natin. Para hanggang eh. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January 2014. Ano na kaya itsura ni Pam? Pam, may asawa na? Wala pa. Malamang next year, pwede na. Diba, what if nangyari kay Pam to? Review. Nag-join si Pam. Nag-refer ng dalawa. Ayun, nag-refer ng dalawa. Yung dalawa, tinutok sa tulong ng upline ni Pam. Kayo ng grupo ba? Sino ba yung ibig ko sa'yo? Pinsan mo. Okay ah. Pinsan, kayo ng grupo. Mayumi Tejada. Okay, si Mayumi Tejada is one of the company direct. Malupit na leader yun. Si Mayumi Tejada, full-time. Nag-qualify yun sa US trip last year. Kasama namin siya sa Hong Kong. Kasama namin siya sa Hawaii, sa Las Vegas, sa LA, sa Sanfo. Okay, sa tulong ng grupo ni Moise, ni Moini, sa tulong ni Pinsan. Okay, yung dalawa, tinutukan nyo para makakuha ng team. Yung dalawa. Okay, apat. Naging apat, check na rin to. Check one, check two, check three. Oh, February na. Second month na, maginawa ni Moini. Ay, kumita mo ako eh. Ayoko na eh. Hinto na muna ako. Okay? Yung dalawa, ganun din ang ginawa. Yung dalawa, tinutukan yung tigda-dalawa para makakuha ng tig. Naging walo, huminto na yung dalawa. Yung apat, tinulungan yung walo para makakuha ng tig. Naging 16, huminto na rin yung apat. Saan nagpunta? Kasama ni Ipam. Yung walo, tinulungan yung 16, makakuha ng tigda-dalawa, naging 32, huminto na yung walo. Lahat sila, isang bang lang nagtrabaho. Sumali, kumuha ng dalawa. Yung dalawa, tinutukan para makakuha ng tig. O dalawa. Second month, hinduan na. Yun ang dinuplikit. Okay? Ang dali nang tutukan yun. Parang kung ano, pagsali ni Pam, Pam. Okay, laslasan tayo ng pulso, ha? Walang magkukwit. Ano na ganyan? Sasali ka? Sa ayot sa gusto mo, mamimilit ka. Kukuha ka ng dalawa. Pag may napilit ka ng dalawa, yung dalawa, tulungan mo makakuha ng dalawa. Pag nagawa mo yun, tsaka ka na pwede huminto. Walang iwanan sa ere hanggat hindi nagagawa yun. Paliwanag po ba? O ano nangyari dito? Binisan na lang natin. Okay, naging 64, naging 128, naging 256, naging 512. Huminto. Naging 1,024, 2,048, 4,096, huminto. After 1 year, si Pam, meron ng 8,000 na mahigit na tao. Pero ang kinala niya lang, hanggang dito lang. Okay, pag nangyari ito kay Pam, at nangyari din sa inyo, guys, kumita ka na ng 3.6 million pesos or mag-average ka ng 300,000 pesos per month.
Pwede o, pwede. Pwede natin, 100,000 payment average. Uy, konting SF-SF at logic. Baka sabihin nyo, wow, 300,000 pesos per month. Balala lang yung nirecruit nyo. First month, second month, atop, malala, nakaka-600,000 na sana to. Hindi po. Siyempre yung dot ng kita mo, banda rito sa mas maraming tao. Average na lang yan. In one year, pumunta ka ng 3.6. Yung bulk ng income mo nandito pero sa last quarter o sa two last quarters pero yung first quarter mas is quality pa yun, hindi pa ganyan yung kita. Balala nga, magkano nga? 1.5 plus 500 pa ba? 2.5 lang yan. Nagigets mo ba? Okay, balikan natin yung what if natin. What if to begin with, inaral talaga ni Pam yung negosyo? Teka, sasali naman ako eh. Ano ba options ko? Merong 100, 7,980 or 8,000, merong 3 heads. Diba? 24,000, merong 7 heads. Ito yung pinakamagandang formulation na mamamaximize mo yung marketing plan. 7 heads. Dok, ano ba naman nangyayari pag nag 3 heads? Diba? Pam 1, Pam 2, Pam 3. Pag nag 3 heads, guys, simple lang, nadudoble yung kita with the same effort. Maliwanag mo ba? So, kung si Pam, from the very beginning, nag 3 heads, Pam 1, Pam 2, Pam 3, hindi 3.6 ang kinita niya. Madudoble. This would now be 7.2 million o nag-average siya ng 600,000 pesos per month. Pwede, abayin, pwede. Eh, ba't kaya kaya kung nag-7 heads pa si Pam? Ba't ang nangyayari pa nag-7 heads na triple yung income with the same effort? Hindi ko nasusulat. Kasi yung nag-doble pa lang, may tumutuloy na yawang eh. Baka pa ba yung sinabi sa inyo ba't yung 3B o tag niyo ulo sa pader? Okay? Balikan nyo ngayon natin to. What if hindi lang dalawa ang nirefer ni Pam? What if ang nirefer ni Pam 12? Posible hindi? E ba posible mas malaki ng pagkutayan? Tama o tama? Wala kang choice. Tama yun eh. What if si Pam hindi huminto on the second month? Eh, ganun sa mga karito, pwede kitain. Tama po ba? Ano ibig sabihin? Ang City, January, may dala kang dalawa. What if February, mayroon ka isa. March, mayroon ka isa. April, mayroon kang tatlo. May, mayroon ka isa. Magigas siya po ba? Eh, di mas malaki nito, pwede kitain. Tama po ba? What if siya, naikisaw ko, hindi rin huminto? Sabi ko, one month na magtatrabaho eh. What if sila ganun din? Ika-second month may bit-bit din. Ika-third month may bit-bit din. Ika-fourth, fifth, sixth, seventh may bit-bit din. E di ba sila kung ito pwede kitain? Tama na tama? Tama. Pam, ano probinsya? Lawag sa Makatwid, ikaw ay isang? Wala na. What if somewhere down the line, hindi nakilala ni Pam? May sumali Ilocano, presidente ng mga Ilocano sa Hong Kong. Posible ba yan? Eh, magbibukas tayo sa Hong Kong next week na. Available lahat ng products. What if sa kanila, may sumalim, di nakilala ni Pam, presidente ng mga Ilocano sa Singapore. Eh, bukas tayo sa Singapore. We're not talking of people anymore. We're talking of countries to pioneer. Bansa na po ang pinag-uusapan. Guys, year 2006, okay, actually we started September of 2005. Mula po September ng 2005, nagpo-pay in, pay out na ho kami. Nagpo-pay out na kami. September ng 2005. Sa Makatid, noong September of 2012, 7 years na po kami nagpo-pay out on a daily basis. Tayo yung nag-iisang company sa buong mundo na direct selling networking company na nakakapag-pay out ng daily for the past 7 years. Yung mga billion-dollar company ay yung sa US, hindi nila kayang rin yun. Kasi sila nagsimula monthly payout. Yung iba sa kanya, 20 years na monthly payout. Tayo yung nag-iisang company na networking sa buong mundo, 7 years, daily. Sipin mo production mo ng buong January, anong buong Monday, in cash mo, Tuesday after lunch, nasa ATM mo na.
kailangan lang pumunta sa office para makuha yung income mo. Pumunta ka sa ATM doon ka mag-withdraw. Many heads mo ba? Yes. So, 2006, we started here in the Philippines. Officially, we launched March, pero operationally, nagsimula tayo September of 2005. Pagpalo po ng 2010, binuksan po natin ang Brunei tsaka Singapore. Tanong, may tao po ba sa Brunei? Yes. May tao ba sa Singapore? Yes. Ang tanong po kung may tao, hindi po tanong kung may Pilipino. Bakit? Yung products po ba, nakakahiya? Hindi, yes. In short, sa ibang lahi, pwede i-alok. Yes. In fact, as early as now, ang dami na nagtetestimonyong Bruneian, Singaporean about the product. Ang dami na nagtetestimonyong Bruneian, Singaporean about the business. Bakit? Kasi yung product, hindi lang pang Pinoy. Mama mo ba? Yes. Kasi may company before, sapatos yung product, gawa sa Marikina. No offense. Pag ang product mo sapatos, gawa sa Marikina, may kausap kang Singaporean, pwede mo ba i-alok? Actually, pwede, kaya nakakahiya. Tama mo ba? Kasi may sapatos din sa kanila, baka mas maganda po eh. Diba? Pwede mo ba i-alok sa Brunei? Pwede kaya yun, hindi nakakahiya. Sa atin, sino gawa ng product? Nature's Way. $1 billion company ngayon sa US. More than 4 decades of manufacturing successful experience. Maganda na ba? Maganda? Year 2011, abay, hindi humihinto. Tuloy-tuloy ng expansion. Nagbukas tayo sa Taiwan. Nagbukas tayo sa Hawaii. Okay, Hawaii. May tao ba sa Taiwan? May tao ba sa Hawaii? Nung nag-launch sa Taiwan, ako yung unang pumunta. Ang guest ko doon, 1,000. Kay 10% ng umatid, halos 100 Taiwanese. So sabi ko sa mga leader, Brad, paano yung presentation ko, Taglish ba? O full English para maintindihan ng Taiwanese. Sabi ko, Duk, i-Taglish mo na yun. Sabi ko, paano yung mga Taiwanese? Okay lang, wakyaw yun, wakyaw. Sabi ko, ano? Wakyaw? Ano yung mga wakyaw? Duk, yung mga wakyaw, yan yung mga Taiwanese na asawa ng mga Pinay. So medyo marunong mag-Tagalog yun. Kung hindi man maintindihan yung Taglish mo, ipa-translate na yun ng mga asa-asawa ng Pinay. Habi ko talaga maintindihan, oo, doon nagpasanggal na ko. Kaya isang oras at kalahat, product, tsaka business, nagugulat kayo mga Taiwanese, gumagano naman. Pag nakakatawa, tumatawa naman. I was surprised. The following day, pagpunta ko rin sa office sa Taiwan, yung nagpapasang Taiwanese na. Bakit? E, networker pa nga. Galing doon sa ibang company. Imagine mo, parang si Ray Cueto nagpresent. Ang difference na lang, Taiwanese. Tapos yung salita niya, Mandarin. Paano siya nagpresent? Wala siya, oh, so. Wala siya, what's your son? Ganun na ganun. Ang nakakatawa, yung apoy niya, Pinoy. Matutulog. Nakita kaya? Diba? Ang ganda nga ng story natin yun. Yung pangalan niya, Jun Bakwas. Bakit Jun Bakwas? Sa Taiwan kasi, yes, passport. Hindi niya ginamit yung totoong passport niya. Kasi may problema. So, baklas yung passport niya. Ibang pangalan, hindi siya yun. So, ang sweldo niya sa Taiwan bilang factory worker, 35,000 pesos per month. Okay? Ano ginagawa niya? Mga computers na dumabang, pagalagay siya ng chip. Okay, bawal umihi. 8 hours. Pag-iingi siya, time. Sab. Pag may tumatapik sa kanya, pwede siya umalis. Pag walang tumatapik sa kanya, ganyan siya ng ganyan. Hindi siya pwede humikab. Hindi siya pwede magkamot. Kasi pag hinito niya yung dadaan ng 4 na computer, hindi malalagyan ng chips. Totoo yun! Okay, sweldo niya 35,000 per month, kasama ng overtime, 12 oras. Ginagawa niya yung global part-time. After ng office work niya, tsaka Sabado at Linggo. Pero sa yung global, kumikita siya ng 150,000 pesos per month part-time. Sipin mo, sana nakakita, full-time job mo, 35,000. Full-time, pero part-time mo, 150,000. Ano ginawa niya? Hindi na siya bumalik ng Taiwan. Diba ano nangyari nung ating huling event? Siya yung nag-testimony. Magpakilig. Sinabi niya na yung totoong pangalan niya. Kasi nga siya babalik mo ng Taiwan, babalik mo sa mga business na. Hindi na para mag-factory worker. Sipi yung Pinoy, daw na yung iba't-ibang mga lahi. Diba? Pagdating ng 2012, guys, good news. Tayo po yung nagbukas sa United Arab Emirates. May office tayo sa Dubai. Okay, nagbukas din tayo sa Nigeria. Guys, Nigeria. At sinimula na rin natin ang efforts natin sa
Ghana, Africa na yan. This year, 2013, ang unang natin bubuksan, Hong Kong and Macau. Okay? Within the next few months, ano-ano babubuksan? Malaysia, Indonesia, Kuwait, Bahrain, Korea, bukas Korea, pagpala ng 2012, Korea. So, marami pang bansang bubuksan, guys. Let's play with numbers. So, you can have a good decision. Indonesia, sabi ko, bubuksan 2013. Indonesia has 240 million population. Nigeria, kabubukas lang natin, last quarter last year, has 200 million population. Malaysia, nabubuksan this year, 30 million population. Ghana, 30 million population. Okay? So, what I'm saying is, anytime na within this year, pag nabubuksan ng US mainland. Why? Kasi yung products gawa sa US eh. Hindi na kinakailangan pa approve na din yun. In fact, Hawaii is already part of US. Nagigat si Buda? Kaya yung goal ng company, 50,000 millionaires na taga-Pilipinas, kaya? Bakit ang daming bansang bubuksan at binuksan na? Buti sana, binuksan ni Bamba sa ano product mo? Load! Ano pa kaya yung Nigerian sa load mo? Diba? 200 million population, ilan ang tulay? 7,000! Minority! Nagigat si Buda? Hindi naman load yung product eh. Pwedeng inumin na mga Nigerians eh. So, pero sa kanila, nagigat si Buda? So, yung possibility na 50,000 guys, pwede. Ang mangyawagang tanong, pag mangyari yung 50,000 na milyonaryo, ikaw kaya, kasama o hindi kasama? Kasama! Diba, hindi sumagot. First lesson that you can learn from me, I've been doing this kind of business for the past 15 years. May nagturo sa akin, alam mo naman siguro story ako, I'm a doctor. I'm a full-fledged doctor. I'm a graduate of PRM. May nakakalab ako saan ang PRM? Diba, pamantasan ng lungsod ng mahihirap. Diba? Tuition fee ko noon, 2,500 pesos per month. Medicine. O so, 2,500 per sem. Medicine. Habang ang UST during that time, 25,000 per sem. FEU, 25,000 per sem. UE, 25,000 per sem. Kami, 2,500 per sem. Lahat ng classmate ko, grabe hirap. Nakaputi kami, para kaming doktor talaga nakaputi. Tignan mo, wala kaming bagong libro. Lahat ng libro namin, Xerox. Hindi isang buong libro Xerox per chapter. Imagine mo ako nakaputi, nag-aaral, may dilay student, yung V-neck na ganyan. Okay, tapos nakasabit sa jeep. Tapos may mga papel dito sa likod ko. Bakit? Para pag-traffic, yung isang chapter nasa likod ko, mag-review ko kasi may kasama ko mamaya. Ganun ako kahirap nun. Why? Because my mother was just a high school public teacher. Kaya nga sumagot, kapag ang nanay mo, high school public teacher, malaki sweldo hindi. Diba? Ano nga sabi ng mga teacher, natutumagtinda na kung ano-ano, tapa, langkunisa. Why? Eh, kasi kakarampot ang ano eh, kakarampot ang sweldo eh. Okay. Mag-medicine ako kasi sabi ko sa nanay ko, Nay, ba't ba tayo mahirap? Kasi tatay mo namatay maaga eh. 2 years old ka pa lang, namatay na yung tatay mo. Sabi ko, ibig sabihin ko si tatay, buhay pa ngayon, medyo mayaman tayo. Oo naman. E ba't ba lang natin si tatay? Kasi natake sa puso. Bakit natake sa puso? Kasi yung bakterya sa lalamunan, hindi nagagamot. Alam mo naman ng Pinoy. Pag uminom ng antibiotics, pag nanasa tayong doktor, 3 times a day, 7 days a week, pinatapos ba yan? Pag sabi, uminom ng 3 times a day, 7 days a week, so 21 capsules. So, ang bibigyan ba ng Pinoy, 21 capsules? Bibigyan, 15 muna. Minsan, 10 lang muna. Inom 3 times a day, for 3 days, okay na yung pakiramdam ko. Itutuloy ba hindi na? Yun ang problema. Dahil yung mga bakterya, mas mautak kaysa sa tao. Bakit pag hindi mo tinuluyan, kasi pakiramdam mo okay ka na, yung bakterya nag-neumutate. Nasasanay mo doon sa gamot na hindi mo tinapos. Sa susunod na pagkakataong iram ka o limon, hindi na siya effective. Ang ire-reseta na sa'yo ng gamot ng doktor, yung mas mataas na at mas mahal. Kaya nga siya, di ba, pagpunta ka sa doktor, ano na ininom yung gamot dati? Pag ginainom na, minsan hindi na magbibigay yun. Mas tataasan niya pa rin yung mas mahal. So, ganun yung nangyari sa tatay ko. Laging meron sore throat, yung ininom ng gamot, 2 days, 3 days lang. Yung pala, yung bakterya ng malamunan, nag-mutate.
magpunta sa puso, kinain yung muscle sa puso. Kaya at the age of 44, my father died of heart attack first and last. So lumaki akong walang tatay. Yung magaling ko naman nalang, hindi na nag-asawa ulit. So nanay na, tatay ito, madali ba maging single parent? Lalo na kung yung nanay mo, teacher mo. Diba? Ako po yung lumaki ng walang bagong laruan. Lumaki ako ng walang bagong damit. Alam mo, nakikinig ka sa kapitbahay, kag ganun ka lang. Tapos tatalangin ka, uy, kakain na! Tsaka uwi sa bahay nyo. Diba? Yung dating pantalon ng kuya mo, pupatulong gagawin mo, pantalon din. Diba? Masang gagawin siya. Yung tipikal na ganun. Hindi na may problema yung uniform sa school. Bakit ko kunin mo lang sa kuya mo? Hindi na puti. Putim. Diba? Sasabi ko sa nanay ko, no, ganyan ba sakit na pe-prevent? Oo, oh, usually nakakaalam yung doktor. So nung tinanong ko si nanay ko, when I was around 7, 8 years old, tumatak sa utak ko, akin na kailangan mag-doktor ako. Para makatulong ako sa maraming tao, ma-inform sila na kapag may ganun sakit, ilunin yung gamot. Huwag yung 2 days, 3 days na. So nag-doktor ngayon ako. Nung nakatapos ako sa PLM, pamantas sa Mesa Manila College of Medicine 1998, or passed the Berings in 1999, I have hospital affiliations sa Makati Med. Sikat po ba Makati Med? May tinanong din ako sa Jose Reyes, sa San Lazaro, sa Hospital ng Maynila. May pasyente ako, tinanong ako, Doc, are you open to business? Sabi ko, yung business yan. Dami kong pasyente. Diba? Dami nakapila. Busy ako. Doc, kailangan kita in-offer ng business para hindi ka na maging busy. Hindi ko ba? May logic. Pwede kinansel ko yung mga clinics ko para maka-attend sa presentation. Pagpunta ko doon sa presentation sa Makati Shangri-La Hotel. Sikat o hindi sikat? Diba? Pagbukas ko ng pinto, sabi yung speaker, isang bagsak, bagsigan ako yung pinto. Sabi ko, seminar eh. Business eh. Bakit isang bagsak? Ano ito? Kulto? Diba? Pag hindi ako lalayin, binuksan ko ali. Sabi yung speaker, dalawang bagsak, bagsigan ako yung pinto. Sabi ko, grabe ito, akala ko kanina, guni-guni ko lang, bangilot na pala ito. Tabi na ko yung malalimali, binuksan ko yung pinto, pumasok na ako, ang daming umatid. Halos 1,000 mahigit sa ballroom na Makati Shangri-La Hotel. Sabi ko, kasi similar ito, ako nakaputi. Imagine itong short ko ngayon. Nag-ingin ako ng kurbata, tapos yung Amerikano ko ngayon yung kulay puti hanggang tuhod. Nakalagay ka bantog, MD, Makati Med. Yung suot ko na umatid na seminar. Kasi may invitation ako, alam yung formal. Diba? Tapos yung katabi ko naka-shirts. Sabi ko ako formal. Ikaw wala natang L yung invitation mo, forma. I was about to leave. Sabi ko, wala, kaya kuhan to. Natingin ko yung pagbukas ko ng pinto palabas, dumating yung nag-invita sa akin. Sabi sa akin, buti dumating ka, 20 ka yung inimbita ako, ikaw lang naloko ko. Sabi ko, ang ganda, lokohan pala to. During that time, 15 years ago, hindi pa ako sa cellphone. Nilabas ko yung dalawang pagers ko. Sabi ko, bro, tama itong dalawang pagers ko. Isa silent mode ko to. Iba vibration mode ko to. Pero once ito nag-vibrate, it only means may emergency case ako sa Makati Med. Pasensyahan tayo, aalis ka agad ako, hindi ko tatapusin yung seminar. Sabi sa akin, hold on. So I was there. Isang libre yung madad, nakatayo ako sa likod, skeptic. Tapos pinakaya yung speaker. Yung speaker, 15 years ago, Amerikano. Kasi edad ko lang. During that time, he was earning 20 million pesos per month. Kung ganyan pala kayo kinikita ng speaker, maniniwala ka hindi. Maniniwala ka hindi. Di ba? Depende. Kapag hindi ka sanay makabinig ng ganyan mga figures, hindi ka maniniwala. Pero pag negosyante ka, maniniwala ka. Tama o tama? So I was there. Nandun ako sa lipod, nakagawa yung itsura ko. Okay. So, lahat naman sinasabi niya, kinu-question ko sa utak ko. Nung matapos yung presentation niya, nandito na ako sa harap. Lahat na sinabi ng speaker, naisulat ko na. Natandaan ko na. Kaya ko na i-present kinabukasan. Nung matapos yung speaker, doon else, palakpakan yung mga tao. Tumakbo na sa backstage yung speaker. Ako, curious ako. Hinabol ko yung speaker. Sabi ko, Nathan, inabot ko yung tamay ko ganyan. Sabi ko, my name is Ed. And I'm a doctor by profession. And I would love to learn everything that you know about the business. Can you please show me how? So natuwa sa akin, doctor, interesadong mag-business. Bihira yung ganyan. Tama mo ba? So kinamayan akong ganyan. Pag kamaya sa akin ganyan, hinigtipat yung pagkakakamay ko. Tapos bigla ko kinaskas sa bulsa ko. Habang kinakaskas ko sa bulsa ko, sumisimangot siya, akala niya may bunyi ako.
Rising number one. Kapag nakakita ka ng taong successful, numunaryo, pinakwento yung buhay niya para ma-inspire ka, kamayan mo din. Tapos ibulsa mo rin. Why? Para yung swerte, nilipat naman sa'yo. Amen? Ang problema sa iba, kakamay nga. Pag kamay, may papagbog. So yung swerte nandun sa lupa, naapakan pa. Okay. Number two, kapag tinatanong ka sa ikagaganda ng buhay, pagbabago, na ika-improve ng buhay pinansin mo, sasagot ka ng malakas at ng masigla. Huwag kayo ng kibo. Bakit? Kasi may nakikinig sa taas. Inaabangan niya yung ero-repero mo. Pag hindi ka sumagot, di ka niya pagpapalain. Tanong! Gusto niyo pang hinamay ka masenso? Yes! Kung ba, ayaw pa sumagot eh. Gusto niyo pang hinamay ka masenso? Oh, sure. Gusto niyo sure. Kaya mo, si Mr. B. Diba? Hindi mo maipintura mukha. Yung iba, pag sinabi, gusto ba ninyo nakitaan, hindi makasagot ka agad. Bakit? Hindi sanay. Tama ba ba? Bakit? Masisisima ba ako? Eh, yung lolo ng lolo ng lolo ko, empleyado. Kaya yung lolo ng lolo ko, empleyado. Kaya yung lolo ko, empleyado. Nanay tatay ko, empleyado. Kaya ako, empleyado. Ang sanay kong marinig, 10,000 per month. 20,000 per month, manager 30,000-40,000 per month. Pag sinabi mo lang 80,000, 100,000, half a million, 1 million per month, hindi na kaya i-process ng utak ko yan. Nagigyan si Buda? What if lumaki ka, anak mo si Henry C? What if lumaki ka, anak ka ni Moshutan? Anak ka ni Goku Wei? Yung pag nag-uusap sa bahay, oh, musta kita mo ngayon? Apat na million lang. Ikaw, magkano kita ng kumpanya ngayon? Maliit, bumaba na 8%. Eh. Ilang million kita natin? 800 million lang. Pag lumaki ka sa isang bahay na million na pinag-uusapan na business, at pera-pera kita ng business na ganito, nakita ano, million naman, pwede ay hindi pwede? Ang dali. Ang dali mag-grasp. Bakit? Kasi meron ka lang skills, meron ka lang mindset, meron ka lang character of being a businessman. Alam mo yun eh. Eh ano ba meron ka ngayon? Meron kang skills pang empleyado. Ano pang empleyado? AIDS. Ano yun? As if doing something. Ayun si boss. Ayun si boss. Kailangan may ginagawa ako. Ano ginagawa mo? Facebook. Diba? Ano ang mindset mo? 20,000 per month. Kinsenas katapusan 10,000. Bawasan ang lahat na ibawas. Ano karakter mo? Karakter ng pagiging empleyado? Alas 7 pasok, kinakaya alas 5 gising na. Diba, excited ka sa alas 12 para mag-break? Excited ka sa alas 5 para mag-bandic lock? Baka alis na kagad. Tama o tama? Ano ko siya, hindi ganun. Ano ko siya, kahit tapos na yung oras ng trabaho, nandito pa rin, baka business ko na ito eh. Ano yung mindset na ko siya, ako taan dito million araw-araw. Kaya kung ikaw nagbibulat ka sa million kita, huwag kang mag-alala. Normal lang yan, bakit utak empleyado ko eh. Masakit ba? Hindi, normal lang yun. Ang tanong, kapag ikaw utak empleyado, asan sa hindi? Diba? Sa buong Pilipinas, ano yung umaasenso? Negosyante empleyado? Sino yung nakotse? Empleyado, negosyante? Sino yung lagi naglalakad walang pera? Empleyado, negosyante? Sino ba yung sa utak? Empleyado, negosyante? Isipin nyo, alam nyo naman pala sagot eh. Alam mo naman pala yung sagot, empleyado, walang asenso, naglalakad, walang kotse, ba't gusto mo pala mag-empleyado? Ito di lang alam namin, alam mo na yung global room. Start of the year. Green is the color of 2013. Kaya emerald green to be exact. It's the year of the snake. Ang snake, risky ba ang snake? Risky yan, baka tuklawin ka yan. Ano ibig sabihin mo? This year is the year for the risk takers. Ibig sabihin, mag-take ka ng risk. Take some risk. Hindi naman half a million ay invest mo sa company. Hindi nga 50,000, 8,000, 24,000, 3 heads. Manageable yun. Dito lang lahat ng products na bumalik sa'yo. Nagigat siya mo ba? The problem is some other people, they don't want to take risk. They don't feel safe. At least sa trabaho ko doon, kaya may gawin ako o wala, may 10,000, 12,000, 15,000 ako. Tara mo ba? I-google niyo, may bagong libro akong binabasa.
Risky is the new safe by Randy Gage. Risky is the new safe. Ano po ibig sabihin? Iba sa inyo, 10 years na sa trabaho, 20 years na sa trabaho. Isipin mo, kung kayo yung may-ari ng kumpanya ang pinagtatrabaho nyo, pwede kayo maghanap ng kapalit na sa trabaho nyo. Pwede ba? Pwede? Pwede ba yung inihanap na kapalit, sweldo nga ng mas mababa kung sa tinatanggap nyo? Pwede ba yun? Ibig sabihin, pwede kang matanggal. May alam na akong company, hindi ko nababanggitin. Toyota yun. Dahil sa iyo, magsara sila ng planta. Around 3,000 to 4,000 na wala ng trabaho. Bakit? Abi, ang taas. Ang taas ng cost ng mag-ano, na mag-assemble. Eh, nagkaroon ng program ng gobyerno. Binaba yung import tax. So, sabi ng Toyota Philippines, teka, mag-import na lang tayo from Thailand. Pag in-import natin from Thailand, assemble na ang gagawin dito, bubunta na lang natin. Mas nakakamura tayo kaysa mag-employ tayo ng 5,000 empleyado na magdidikit-dikit at mag-assemble yung kotse. Available is business. Pag mas malaking overhead expense o expenses sa mga trabahador, tatanggalin yan. So yung sinasabi ng safe, risky na pala ngayon yun. Ayun, safe, hindi na ngayon yun. Bakit? Sino pag ikaw ang distributor na yung global, sino may control ng pagkita mo? Yung global ba? Hindi. Sino may control? Ikaw. Gusto mo kumita ng malaki? Hinataw ka. Gusto mo kumita ng malaki? Desisyon mo yun. Magbenta ka ng marami. Mag-report ka ng marami. Maligyan sa buba. Yung desisyon to earn so much, it's up to you. It's not up to the employer. Yung employer mo, magpakasipag ka ng 3 PLE times 10 mo sipag mo, sweldo mo, ganun pa rin. Tama o tama? Next year, may increase ka 5%. Habang ang cost of living, tumaas ng 8%. Lugi ka pa. So what we're doing right now is we're teaching each and every one of you na maging utak negosyante. Huwag na po tayo lumayo. Ang mga Pinoy, kakatok mo na ako kasi may masasaktan mga magulang. Magulang din po ako. Ano sabi ng mga magulang ng mga Pinoy? Anak, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Tama po yun. Galingan mo sa pag-aaral mo, kailangan meron kang mataas na grades. Pag ikaw nakatapos, mag-apply ka na ng trabaho. Mga in-check, paano magsalita, mag-semer in-check. Anak, ikaw aral, ikaw hindi aral, pagtapos ikaw halak, negosyo. Ang mga Pinoy, pag gumraduate, 100% yan, maghahalap ng trabaho. Ang mga Chinese, kaya yung trabaho kayo, halak, negosyo. Pag natayon yung mayo sa Pilipinas, sino mas mayaman? Pinoy in-check. Bakit? Kasi mga in-check, utak, negosyante. Mga Pinoy, utak, empleyado. So, i-adapt natin yung utak ng in-check. Mag-business, madaling na business to. Ikaw ang boss. Ano product mo? Pre-receipt na. Paano kita? Pre-receipt na. Gagawin mo na lang. Hindi ka na mag-iisip. Gagawin mo na lang yung pinagagawa namin. Mas madali ba yan? Yes. Mindset. It's a mindset. Palibasa, bago sa ito, kayo hindi ka sanay. Anything that is new, hindi ka sanay. Parang paghalik lang yun eh. Yung first kiss, sabi ko yung first kiss, mati mo yung first kiss mo, paano ko humalik? Nangyipas ko ba yung dila ko? Pipikit ba ako? Kasi nakita ko sa TV, yung babae, pag humalik, tumataas yung paa. Di ba yung first kiss mo, na-imagine mo ba kung paano mag-inawa? Di ba kinakabahan ka, nanglalamig ka, di ba pinagpapawisan mo kami? Paano ko gagawin ito? Dila ba muna? O lips? Hindi mo yan eh. Everything that is new, you're afraid. Everything that is new, hindi ka sigurado. Parang pagdadrive, pag hindi marunong mag-drive, ano ba? Brake ba muna? Cambio ba? Clutch ba? Gas? Nakakalito eh. Lalo na pag may clutch, minsan namamatayan ka kasi dapat pala nakapundot yung paano sa clutch. Tama ba? Pero tignan mo yung jeepney driver. Manual yun eh. Kumukuha ng bayad. Nakukumpit niya ba yung isusuki? Alam niya kung sa sino yung sumakay kanina pa't hindi nagbabayad? Alam niya kung sino yung nagbayad pero kulang? Alam niya yung nakasabit? At naghahanap pa ng sexy pasahero. At pag dinilig niya pala ko lang sa tabo niya. Sabi mo lahat na pagsasabay-sabay niya. Samantalang kapag una ka magdadrive, ang hirap. Pero pag sanay ka na, ay, magtitext pa ngayon, nagsusukli pa. Diba, minsan, may nangahalikin pa. Nagiging sabi niya, anything that is new, it's hard to believe. Anything that is new, it's hard to do. Pero once, sinilalan mo na, tinilang pala yun. Tinilang pala yun. Once nalaman mo na yung skills, ah, ganito pala gagawin ko.
Once na lang pala yung mindset, eto lang pala dapat kong isipin. Once you develop the character, ito pala dapat ang aking pinanindigan. Business principles. Prinsipyo na yun eh. Madaling na lang yan. Guys, I'd like to end this story about the mindset. Since doctor ako, there's a doctor. Doctor sa London Hospital. One day, kumita siya ng 3,000 pesos. Kaka-consulta, 3,000 pesos ang 1,000, 2,000, 3,000. Hawakas, kumita ko ng 3,000. Ito yung 1,000. Kakabilang mo ng 3,000, nilipad yung 1,000. Sinulak mo sa inverno. Minawa niya, lumulod siya, kumuha niya yung 1,000. Hindi niya makuha-kuha. Kumuha siya ng stick, sinundot-sundot niya. Hindi niya makuha-kuha, na bad trip siya. After a few minutes, siya walk away, di ba? Ikitayin naman kita bukas, pinatay yung stick lumayo. From afar, meron pa siyang pasyente sa outpatient department. Sabi niya, si doctor yun ah. Ba't nakalihot? Pumunta niyang baliw. Ah, yung pangarang book. Ayun, hindi niya makakuha. Nakita niya ang stick. Lumihot din siya. Hindi niya makuha yung baliw. Lumihot ng bubble gum. Kaya nakakuha ko, ah, yung bubble gum, dinikit mo sa stick. Tapos sinundot niya yung 1,000 bill. Dinikit! Paghautak na, sila na! Nagsisigaw sa iyo, 1,000 ako, 1,000 ako, 1,000 ako. Ayun, doktor, narinig ka nga. Kasi pala yun yung boses na yun, napag yung pasyente ko. Yung baliw, wala ko yung isang libo. Tinakbo niya, hey, baliw, paano ka nakuha yun, baliw ka? Sabi niya, baliw, eh, baliw ako, pero hindi ako tanga. Ano ba yung moral lesson doon? Wala, pinapatawa ko lang kayo. The moral lesson is this. For some other people, yung negosyo natin, kabaliw yun. Anong negosyo? All sa nandiyan ka pa? Anong negosyo yun? Pagdating mo, sa ganyan to? Sa ganyan, grabe! Diba? For some other people, kabaliw yun to. Diba, harap kasi sa labi, payaman ka, payaman. For some other people, kalokohan to. Masasabi lang naman, okay lang ipirig mong kabaliwan to. Kung sa kabaliwan ito, dito mo babago buhay mo? Kung sa baliwan ito, dito ka makakabali ng koksyon? Kung sa kabaliwan ito, dito mabuti pa lahat ng pangarap mo, okay lang magpakabaliw. Tama o tama? E yun, baka makabaliwan, gigising ng alas 6 ng umaga. Magkakape, mabilis lang. Bagong ligo, ang bango-bango papasok sa MRT. Mabasiksikan, paglabas, ang bagong lahasa. Tatakbo, nagbabalik na. Gagawa-gawa, alas 12 lunch. Pabalik ko yung alauna. Break time ng alas 10. Alas 5, nag-aabang na alas 5 para magbalik na palabas. Oo, oh, na. Pagkating sa bahay, telenovela. Bukas, ganun naman. Walang ipon for the next 40 years. After 45 years, retired at the age of 65, walang pera. Ano kayong gagawin kong trabaho? Para sa iba, yun ang normal. Normal na walang kotse. Normal na pagtanong mo, yung pangarap mo, wala akong pangarap, normal sa kanila yun. Gusto mo magbakasyon sa Hawaii, ay wala akong ganyan, hindi ko kaya yun. Normal yun. For some other people, normal yung may utang, normal yung bayo sa credit card debts, normal yung nangabalambumbay, yung ganito kabaliwan. Sa amin, yes, kabaliwan itong ginagawa namin. Why? Kasi kung sa kabaliwan ito, dito mababago buhay mo, lahat tayo magpakabaliwan na lang. On that note, guys, we're inviting you na magpakabaliw. Diba? Tomorrow, ituturo namin kung paano ba kayo lalong maging baliw sa ating MBA 7 o'clock, Brian Alutin. Okay? So dito, step by step, tuturuan ka namin. We're gonna show you how each and every process to accomplish your goals. Every step of the way. Because we know for a fact, we Filipinos, we can go global. And we can prove to the world that we can be the first Filipino, 100% Filipino owned company that can really go global by conquering every country there is to penetrate. Thank you very much, my wonderful audience. God bless all of us.